Magandang araw po sa lahat. Ngayon ay pumipitas kami ng Ampalaya. Ito bali 50 days na kaming pumipitas at kalakasan pa rin ang bunga. So dapat po sanang pitas namin ay tuwing ika-4 na araw para maging sakto ang laki. Pero ang ginagawa namin ay tuwing makalawa para napipili lang yung talagang eksakto yung laki, hindi siya pikit o kaya ay medyo bura pa, hindi naman siya laos. So ano po ang dahilan kung bakit ginagawa naming tuwing makalawang araw sa halip na tuwing ika-4 na araw? Ang unang dahilan po, para huwag dumagsa ang produkto doon sa market. Halimbawa, kung makakapitas kami ng 1,000 kilo, hahatiin na lang namin, gagawin namin 500. Minsan kasi ang nangyayari, kapag nagdala ng marami sa market, sa bagsakan, at nasabay doon sa ibang maraming nagdala, ay bumabagsak ang presyo. O kung hindi man, bumababa ng kaunti. Dahil marami yung natitira para dun sa aming mga regular na suki. So kung pwede nga, kung minsan ang ginagawa namin araw-araw yung pitas, so kontrolado yung pagdadala sa market. So sa ganitong pamaraan, gumaganda ang presyo ng aming paninda. So ang isa pa pong dahilan kaya hindi namin pinipitas ng isang pitasan lang ay para mahati yung trabaho ng mga tao. Ang ginagawa kasi namin, pipitas sa umagang umaga, mga 2-3 oras para yung produkto maihabol sa biyahe. At hangga't maaari yung aming produkto ay pitas ngayon, ngayon din ibebenta para sariwang-sariwa. So yun ang gusto ng mga buyer. So ang mga nagtatrabaho rito, ganun ang sistema, pipitas sa umaga 2-3 oras, and then tsaka pag naibiyahe na yung aming mga gulay at saka namin gagawin yung mga trabaho, halimbawa pag dadamo, pag abono, pag spray, kung ano-ano mang trabaho rito. So ito pong aming tanim na ampalaya ay mestiza F1. Ito ay 2 lata at ang nabuhay naman ay nasa mga 850. Pero sa ngayon, dahil 50 days na siyang pinipitasan, medyo may edad-edad na, merong pa ilan-ilang puno na namamatay. Okay lang naman ito, ang masama ay yung marami. Pero napakarami pa po ng buhay at halos sanib pa itong mga baging. So sa 2 latang binhi po ay tuwing makalawang pitas ay nakakapitas kami ng 300 to 500 kilos. Yun po ito yung ikalawang araw. Ngayon nakalakasan nito ng bunga. So sa sorting, 3 klase yung aming pagsusort. Ito yung malalaki na yan, yung class A. Ito naman yung class B. Medyo maigsi ng konti. Pero okay pa rin naman yung kanyang taba. At meron din kaming reject. Ito naman yung sobrang baluktot. O kaya masyadong maliit. O kaya may konting damage ng uod. Yan, konting butas. Yun yung reject. Ito yung mga patayo. Ano? Ayan. Ayan, pabuwal. So ito po yung nakuha namin sa kalahati nung tanim namin. Pwedeng pitasin yung kalahati bukas o kaya sa makalawa.
matulog dito sa saan? No. Dapat pala hapon pa lang ina-abisyon na. Dito nga kakot na. Diba na stress ka eh. Oo. Kung mga nga nga gagawin sa bote eh. Oo. Tama yun. Isa ikaw eh. Maraming lawitin ngayon ha. Pasadahan natin lahat. Para hindi mabalaktot. Dapat tuwing ikapat na araw ilawit. O kaya tatlong araw. Ito na po yung napitas namin. Pangilan yan? 33. O ito, ang class A ay 330. At ang class B, segunda ay 50 kilos. May isang bundle na reject. So ito po yung napitas sa kalahati ng tanim namin na dalawang lata. Thank you.